Hindi maiwasan ang bitag ang usisayan ng reklamong inilapit ni Edna. Bagaman alam namin ito'y nakakabaliktad ng sikmura. Sardinas. 25 ng Mayo, dumulog sa Bitag Action Center si Edna at hinintay ang aming grupo galing sa isang operasyon. Gabi na, nang makauwi ang aming grupo, ipinakita ni Edna sa Bitag ang kanyang dalang delatang sardinas. Dito, di maiwasan makiusyoso ng aming grupo. Pasintabi na lang sa mga may mahihina ang sikmura. Kinalagay mo dyan, balik mo. Tulad nitong ulo ng daga sa loob ng delata ng sardinas. Kaya lang, marami kaming pasyente na nakakaroon talaga ng psychological trauma. Nakakain ka, how come nakakain sila nun? Yun bang anxiety nila? Hindi na sila iwanan ng anxiety na once upon a time I ate this. Baka itong nangyayari sa akin ngayon, it's really more of psychological effect. Hindi nga makakapinsala sa kalusugan dahil luto na yung ulo ng daga sa loob ng delatang sardinas. Subalit, higit ang pinsala nito sa isipan ng pobreng biktimang nakakakain. Ang karanasang ito ay mahirap na babura. Hindi namin layunin ang makasira. Layunin naming ilantad ang hubot-hubad na katotohanan tulad ng problemang ito. Kaalaman ni Juan de la Cruz at hakbang na kanyang magagawa sa mga kinaukulan na kanyang dapat lapitan. Tungkulin ang bitag, pangalagaan ang kapakanan ni Juan de la Cruz at naway maging maingat sa kanilang quality assurance at quality control ang mga pabaya sa industriya ng pagsasardinas, maging lahat ng mga produktong delata o de botelya.